Sa punto pong ito'y makakausap natin si Trade Undersecretary Ruth Castelo. Magandang tanghali po sa inyo. Si Connie Season po ito. Hi, Connie. Good afternoon sa lahat ng nakikinig. Opo, ma'am, makikikamusta lamang kami sa inyo pong monitoring. No? Doon po sa mga supermarkets natin, talaga ho bang nakikita natin na sumusunod po sila sa kanilang suggested retail price? Oh yes, Connie. Actually, mas madali yung sa amin kasi fixed ang presyo sa retail, mas madaling i-monitor. Mm-hmm. May mga lumalabas rin kasi sa computer nila yan. And then they follow strictly yung suggested retail price ng DTI. Kasi alam nila na dire-diretso yan. Pag nag-issue kami ng LOI, yung letter of inquiry, and then notice of violation, makakasuhan yung retailer. Pero for now, under the state of calamity, naka-price freeze tayo. Mm-hmm. So meron tayong price prevailing prices na nilabas for Luzon. Alright. So yun yung kailangan masunod. Pero wala pa ho tayo nahuhuli naman na ilang mga supermarkets na hindi ho tumatalima doon sa inyo pong SRP? So far, wala naman. Pero pagka meron kasi, we call their attention immediately. Mm-hmm. Tapos meron kasing mga reasons na hindi napalitan yung tag, yun or hindi po nakaligdaan, or hindi na ikabit, and we monitor that very closely. Alright. Pag nakita natin na hindi naman nila kinorek talaga, we issue the notice of violation. Alright, umaaray na rin po kasi yung ilang mga mamimili, di ba? Dahil hindi ho daw ramdam kahit na may price freeze pa, yung taas po sa taas na rin ang bilihin natin ngayon. Ano po ang magiging tugon ng gobyerno dito? Dun sa kung pagkain ang pag-uusapan, I would suggest dahil na nakapantay talaga ang DTI, ang DA rin sa palengke, although mas medyo seasonal yung kanila kasi pag tinamaan ng bagyo, nawawala yung production. So dito muna, for the meantime, sa supermarket sila mamili, all basic necessities naman, nakapresyo. Even the prime commodities kasi ng DTI, meron kaming SRP. So nakasunod rin yan sa presyo. So they will know na ito yung pinaka-reasonable for now, baka gusto nilang doon muna mag-divert. Mas madali kasi yung ma-monitor, no? Yung presyo talaga na kung may mga nandadaya o hindi. Ano, as compared dun sa sinasabi niya sa palengke, ano, paiba-iba kasi yung supply. Yes, ma'am. At saka Miss Connie kasi, alam ng retailers na pagka na-issuehan sila ng notice of violation, kakalat yon sa buong retail industry. So masisira rin yung reputation ng stores. Yun, iniingatan rin nila yon. Okay, papasok na ho itong Disyembre, 31 days no, bago ho ang Pasko. Kamusta naman ho yung supply na ating mga Noche Buena items? Pinayagan ho ba? Very good news for that. Mm-hmm. Kasi di ba sinasabi may mga ilan pa rin ho humihiling no, na sana makapagtaas pa rin sila ng presyo. Pinayagan niyo ho ba yan? Hindi po, nakuha natin sa pakiusap na hindi sila magtaas ng presyo. So lahat ng Noche Buena item in the bulletin ng DTI, mabibili nila at 2019 prices. Kasi nag-roll back yung mga nag-increase this year, pinilit natin mag-roll back, so babalik nila sa 2019. And then karamihan dyan, hindi talaga nag-increase dahil nakuha natin sa medyo pakiusap na huwag munang gumalaw this year. All right. Pero you have enough people naman po to monitor, no? Kung talaga hong, sabi nyo nga, kumakalat kasi ito eh, di ba? Pero you have enough people to monitor just in case po. Kasi sabi nga, kung may mga ilang mananaman tala, baka meron din talaga rin na makalusot. Makalusot, that's right. We have regional and provincial offices nationwide. So nakabantay talaga ang DTI dyan. But just a reminder to all consumers, ang covered natin for the suggested retail prices hanggang groceries lang. Yes, we do po not cover convenience stores and sari-sari stores dahil yung supply chain niya, mas madaming layers na. So maiiba talaga yung presyo. So advice natin sa consumers, sa supermarket or grocery sila, kahit yung mga neighborhood groceries lang, naku-cover natin. All right. Thank you so much, ma'am, for your time. Marami pong salamat. Okay, maraming salamat po. Magandang hapon. Yan po naman si Trade Undersecretary Ruth Castelo.